Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga nusap hindi umanus sa mundo ng social media ang tila pagkakahuli nga ng akto ng mga ilang kapulisan na gumagawa ng hindi maganda. Dito natin makikita na dumating nga ito kay Senador Rafi Tufo, kaya naman hindi niya palalagpasin ang mga ito at tila siguradong sa kulungan ang kapupuntahan nito. Ang nakakalungkot, mga kababayan, aminin man natin sa hindi, madaming kapulisan na tila gumagawa ng katiwalian sa bansa nating Pilipinas dahil di umano sa mga pulpolitiko na mga ito na kanilang mga protektor at pinapaikot na lang ang batas sa kanilang kamay. Dito natin makikita na bumalik na talaga ang katiwalian sa bansang Pilipinas. Nakakalungkot na isipin na tila sayang nga ang pinaghirapan ni dating President Rodrigo Duterte sa 6 na taon na linisin ang mga karumal-dumal na gawain sa bansang Pilipinas. Tila maraming netizen ang dismayado, ngunit marami pa rin netizen na bulag sa katotohanan at naniniwala sa mga korap na opisyalis na mga ito. Kaya naman si Idol Rafi Tufo ay hindi palalagpasin ang mga pulis na tiwali ang kanilang ginagawa sa kanilang tungkulin. Tila naging men in uniform na lang sila at dinudumihan nila ang uniforme ng ilang kapulisan. Maraming matitinong mga kapulisan na nadadamay dahil sa kanila. Ngunit lagi natin tatandaan na kung may kamalian ng isang kapulisan ay tila nadadamay ang mabubuting kapulisan. Kaya naman sana ay umaksyon na ang ating Pangulo. Ang ating batas sa Pilipinas ay ipairal. Hindi yung basta na babayaran na lang ang batas at dangal ng isang tao. Well, mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung mangyari, CCTV sa kulungan. Kasi po, madalas dyan nangyari yung binubugbog yung mga suspect. Hindi lang binubugbog, pinagsasamantalahan, pagbabae, inaarbor, kinukuha, dinudukot from the jail cell at dinadala kung saan lugar. With the CCTV, at least may kita lahat ng aktividad at hindi na po mangyari yun. So ang tanong ko po, meron ba mga CCTV sa loob mismo ng kulungan ng mga presuhan, sa mga jails facilities ng PNP, sa mga presinto? Mr. Chair, based on our record, there are 470 CCTV na nakatutok po doon sa ating detention facilities. Sa loob po mismo yun, sir. So, wala po dito 651 na walang CCTV po. Okay. So, dapat lahat lagyan. Tapos, dapat may CCTV sa investigation room. At kapag nang dumating yung time na may namatay na suspect sa loob ng kulungan, sinabing sira yung CCTV, dapat makasuhan lahat ng mga tataas officials doon dahil sa pagiging pabaya. Okay sa inyo po yun, General, sir? Yes, sir. We will do that, sir. Sir. Sa ngayon ba, General Santos, may CCTV ba sa mga evidence room? Sa loob at sa labas? 24/7? Mr. Chair, ang CCTV po natin is, as mentioned before, nasa perimeter po and sa general... Yung sa... evidence room. In the actual evidence room po, wala po, Mr. Chair. Ako po. Dapat sir, lagyan niyo ng ASAP. Maglagay na po kayo. Huwag niyo kayo mag-antay pa na magkaroon ng batas bago kayo maglagay noon. Dapat ngayon pa lamang, meron na pong CCTV sa labas at sa loob ng evidence room. Tapos, Mr. Chair, yung sa mga CCTV camera, alam mo sa investigation room, dapat may audio doon para marinig yung pinag-uusapan ng investigador at ng mga inimbestigahan. Kasi po kung wala rin audio, pwede naman i-deny yun. Whereas pag may audio, may video plus audio, wala rin denial kung sakali man may nangyaring aberya. Is it okay with you, General Santos, sir? Mr. Chair, we will look into this, especially yung ating Privacy Act, no? Kung if it will affect yung ating Privacy Act, especially sa CCTV and doon sa audio po nung kasi normally... Bakit po, Apek, no, samantang sa ibang bansa, ginagawa na yun tulad sa Amerika?
Ano pong pinakaiba sa ang Pilipinas sa kasi Amerika? We will check into it, Mr. Chair, kasi po yung iba po yung batas natin sa Amerika po. Yes, if that's the case, then gumawa tayo ng batas na para maalis na yung mga balakid na yan na sinasabi mo hindi pwede, gawin natin pwede. Magagawa ako ng kami ng batas dito na para yung investigation room, may CCTV at may audio at video. Kasi nga po, kung umiwas kayo, para meron kayong tinatago, kung wala kayong tinatago, dapat open to all. Anyway, yung footage naman yun at saka audio, hindi naman pwede isyo publiko. Uh-huh. Siyempre, meron pag may mag-i-store dyan. And then, kasama na dyan, yung human rights. Para masiguro na protektahan yung karapatan ng mga suspect. They are innocent until proven guilty. So therefore, they should be handled properly. And dapat yung mataga human rights, mabigyan din ng kopya niyan. General Santos, Binang Santos, are you okay with this proposal para maiwasan yung mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng police station? Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, based on our standard police station na kinakraft natin, kasama po doon yung mga CCTV na po natin. And then we will look into it na makasama rin po yung mga investigation room natin for the CCTV, Mr. Chair. Ilan ang merong CCTV sa loob ng police station? Yung station, can you give us a number kung ilan ang police station ang merong CCTV sa loob to monitor their own people? As of now, Mr. Chair, we don't have the number, but we will get back to you on the actual numbers of the police station na merong CCTV, sir. Kasi normally, Mr. Chair, we have our data, no? For the whole PNP, we have 4,939 CCTV on hand. Ang serviceable po dito is 4,093 and then yung unserviceable is 522. So it translates into how many police station ang mayroong CCTV? Ibig ko sabihin sa loob ha, hindi yung sa labas. It includes both, Mr. Chair, the perimeter and then sa loob po, sir. Perimeter at saka sa loob. Yes, sir. Except po yung sa investigation room, yes. Mr. Chair. Pero lang siyempre, General Santos, sa alimbawa sa bathroom, kubeta, of course, off-limits doon yung mga kamera. Pero dapat sa lahat ng general area sa presinto, covered with CCTV, at lagi dapat yan 24/7 gumagana at hindi pwedeng sabihin na nasira lalo pag may nangyari. You agree with me, General Santos? Yes, Mr. At yung mga perimeter. Kasi nga po, Mr. Chair, maraming beses na nakarating sa akin sumbong na yung isang suspect dinala po sa loob ng kulungan and then after a few days or after a day, papasok doon yung isang tao na may galit doon sa suspect o yung nagpakulumis po sa suspect, hihiramin, Mr. Chair, at dadalhin sa ibang lugar kung bubugbugin, tapos ibabalik sa kulungan at ilang oras matapos na mabugbog ang suspect. Kung may CCTV na, maiwasan yan. Yung paghiram arbor sa isang suspect. And then, ang gusto ko rin po sana, may CCTV rin po doon sa blatter room or kung ang tawagin yan, yung sa nagtitake ng blatter, para ma-observe din yung the way, yung pag-asta ng mga investigator natin. Kasi nga po, Mr. Chair, marami na rin ako reklamo na tanggap in the past na yung pong mga victim mismo na nagre-reklamo, tinatanong, sinisigawan pa, mataas pa yung boses, kaya natatakot na iba magreklamo kasi ikaw na nga yung victim, ikaw pa yung tataasin ng boses. Dapat maging magalang po yung ating mga pulis, lalo na yung nasa front desk. Totoo po yan, lalo na pag may mga personal problem yung desk officer, mm-hmm, inaaraw ng asawa, o kaya walang basta problemado sa paglapit ng kawawang biktima, magpa-blatter, sa Bisaya, singka-singka. Ano ba sa Tagalog yan, singka? Binibuliwan pa. Yes. Binibuliwan po yung pobre na pumunta doon para magpa-record. Tapos, mayit ang ulo ng disopiser, lalo na pag wala nagbabantay, binibuliwan pa yung nag-complain. So, maganda yan. Maganda yung suggestion na yan, Your Honor. We pakinggan mo na rin yung si Attorney Vida Sora Bukar ng National Privacy Commission. Ma'am, can we have your opinion on this matter? Thank you po, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. With regard po sa Data Privacy Act, meron pong provisions po under the DPA na pag-in for the deliverance or for the
fulfillment of the public or statutory mandate, for instance po sa PNP, kung mag-iimbestiga po, considered naman po siya as lawful processing so long as dun po talaga limitado. So as na-mention nga po ni Senator Tulfo, kung talagang strictly for the investigation lang po at dun lang po limited dun sa purpose. And at the same time po, magagarantee po yung mga security measures na tinatawag po namin na kung sino lang po talaga yung limitado po, kung sino lang po yung hahawak ng mga footage and kung sino lang po yung mabibigyan ng access. Allowable naman po siya under the Data Privacy Act. Basta limitado lang po dun sa purposes na yon. Mr. Chair, marami na insidente ganito. Ano? Yung isang suspect pupunta sa presinto, sa investigation room, or even the complainant. Ang nangyayari, yung investigador ang gumagawa ng statement. Pagkatapos paggawa ng statement, huwag kang pumalag, paano nito mapatagal dito? Pirmahan mo na ito. Pipirma na ngayon yung pobre dahil ignorante, walang kasama abogado. Pag may CCTV, maiwasan na yan. Kasi marinig yung pag-uusap doon na pwede prasa yung isang suspect na pumirma kahit nalabag sa kanyang kalooban at yung police mismo gumagawa ng statement kung ano pang gusto niya ikarga doon para yung suspect pang pumatay kay Rizal kahit na hindi naman, walang kasalanan dahil na pagtipan lang. Ipirma yung suspect dahil takot, kukulatahin kita, sige ka, tutubigan kita. Pirma ka na. Opo sir, pirma na lang ako. Malay pang insidente na, baka pati makamagana ko, misis mo, ha? Madadamay pa rito. Opo, ipirma yung pobre. Maging mga victim, kuminsan, meron pang insidente, Mr. Chair, na yung victim, nagreklamo, and then may na-recover na property and money. So, yung police, makikihati. At yung police mismo ang gagawa ng statement, palalabasin, kunyari ang na-recover is 1,000, sabihin 500 lang na-recover, pumit ba ka dyan 500 lang? Pero huwag kayong 500, di binulsa na. Just an example. You know, all these, kaya ko alam, dahil nagsusumbong po sa akin, for so many years, ang dami pong naka-store dito sa akin ng mga katiwalian, kalokohan nangyari sa kapulisan natin. And again, hindi po lahat ng pulis ay loko-loko. Sinabi ko na ito noon, dito ngayon, time and time again, I'll keep saying this, napakarami pa rin po mababait, mabubuti mga pulis natin. Just a little percentage, maybe 1% or less. Pero yung 1% or less na yon, pag gumawa ng kalokohan, sobrang tindi kaya sumasabog. Thank you, Your Honor. Mambabalikan ko yung, ito, alimbawa, no? Yung kulungan. Yes, po. May nakatutok na CCTV doon. Ang intention noon is talagang para masiguro, narinig mo yung sabi si Tortol po, di ba? Safe. Yes. Para masiguro na safe sila palagi sa loob na wala mangyari bugbugan o whatever abuse na mangyayari. Ngayon, mayroong isang pilosopo dyan na nakakulong. Sabihin niya, sir, hindi kami komportable na mayroong CCTV dito sa loob namin, parang nababayinit yung aming rights. Anong nangga natin dyan? Kung ano po, Mr. Chair, meron na pong, for instance, na-prove na nga po na may history na nagbubugbugan, tapos yun nga po, kinonsider po na deterrent yun. Dahil nga po na limited yung rights po ng mga ng mga PDLs po. Even if sabihin po nila yon na na-deprive po sila ng right nila to privacy, depende po sa angulo ng CCTV. Meron po kung may actually may advisory po kami or may circular po kaming ginagawa na ina-align din po namin sa pending legislation po or yung CCTV Act din po na depende kung saan po nakasituate. As na-mention nga po dun sa bill, kung let's say na-violate na po yung rights nila na yung mga private or yung mga sa banyo, yun po sa toilet or yung facilities nila, yung personal space po nila, pwede po nilang erase yun. Pero otherwise, if they are in detention, so long as may guidelines po, as na-mention nga po namin, if there are laws or regulations that will allow the lawful criteria and may legitimate purpose po, may legitimate purpose po kung bakit nag-install po ng CCTVs, considered naman po yun as lawful processing. Attorney, meron pong batas na dapat may CCTV sa lahat ng kulungan except sa CR, pwede pa bang bumalag yung mga preso? Nasa batas na po, Senator, considered na po siya as lawful processing. Okay, so lawful. Yun lang po.
Mr. Chair, wala nang privacy. Basta't loob na kulungan, lagay mo ng dalawang CCTV dyan, pwede lang sa banyo. Depende po, yan po, Senator, as na-mention po namin, depende po dun sa purpose kung bakit po nag-install. Kaya ngayon, yung purpose doon para to monitor the activities of the inmates at para for their own safety na hindi mapalayo sila sa nanakit ng mga pulis at hindi sila ma-arbor ng sino-sino man tao dalhin sa labas para mabugbog. Yun yung purpose na yun. Considered naman po yun as allowed naman po or as considered okay. As lawful po. Provided yun po na ma-define or ma-outline po dun sa regulation or kung sino man po yung mag-handle. Paano po siya? And syempre, yung human rights, kasama dun sa mabibigyan din ng kopya ng footage na CCTV upon request. Yes. And they have to give a reason kung bakit sila humingi ng kopya noon. Yes po, Senator. And kung sino man po yung magre-regulate na masigurado pong talagang dun lang po for monitoring at hindi na po pwedeng lumihis kung ano man pong gamitin sa ibang purpose or sa ibang tao yung makaka-access po or makakalat sa iba po pong ahensya or kung sa sino man pong tao. Anyway, once mapile si Senator po yung bill niya pertaining to that, tawagin ka namin ulit at the committee level for the hearing, ha? Yes. Pati yung human rights at lahat, pag-usapan natin yan. Yes. Maganda naman yung purpose para maprotektahan yung mga inmates natin. Yes, they may be persons deprived of liberty, but they are not persons deprived of their human rights. Yes, po. Di ba? Yes, po, Mr. Chair. Parang abogado ako, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Di ba yung crime lab natin? Ano tawag yung crime lab natin? FG, sir. Ha? Forensic group, sir. Forensics group. Yung standard ng kanilang evidence room, yung kanilang... Anong tawag natin dyan? Evidence room, sir. Storage, sir. Basta, yung evidence room nila. Meron po yun, sir. Hindi ba kagaya sa standard ng PDEA na mayroong CCTV na katutok at ibang susi ang hawak? Mr. Chair, yung mga special units po natin, kagaya ng forensic group, yung cyber anti-cyber crime group, meron pong mga, yung evidence room po nun, meron pong mga CCTV yun. What ang meant ko po kanina is yung mga police station po natin. Police station, yeah. Wala po talaga, kasi maliit lang po ang police station natin. Totoo yan. So, yung mga evidence room po doon, maliit lang po talaga. Kaya, hindi na po namin nilalagay sa loob, nandun lang po sa labas ng ano. Kaya, na-recall ko tuloy yung kaso nung isang police major ng crime lab, yung forensics group ngayon, na nahuli sa Las Piñas ng ano yung ginawa nila, yung ang tawag niya sir, yung napalo hindi na ako pumunta doon para harapin siya. After that, magdalawang araw na sa administration, bangag na bangag pa rin. Yung pala taga-crime lab siya, yung mga ebidensya na doon sa study nila, tinitingnan pala niya. Kaya ba, bangag na bangag, alam ko, nakabalik mo ba servisyo yun? Baka, sabi ko, baka nila yung study niya yun. Major, nakalimutan ang pangalan nun. Aba? Kabamungan? Wala nag-appeal? I-research namin, sir. Pero we will assure you, sir, na hindi namin pababalikin yun. Siguro nyo yung baka makabalik na naman yun. O sabi niya, wala na, nag-retire na si Bato. Balik ako ngayon, magpa-registrate ako. Yung nga, in line with that, tabihin natin itong Kasi sinabi ni General Santos sa mga maliit na police station, yung mga evidence room, total maliit lang, huwag nang lagyan. For me, dapat lagyan pa rin. Marami na insidente na kung saan yung mga baril na recover o lapasad na supposed to be nilagay sa evidence room, kinabukasan, pagtawag, wala na. Sinong kumuha? Ewan, kasi walang CCTV. Meron mga na-recover halimbawa o yung nakuha sa mga sinasabing suspect, wallet, ilalagay mo lang sa evidence room habang inimbestigan. And then later on, nung pakawalan na yung suspect ng kapagpiansa, wala na yung wallet. Nasaan? Sinong kumuha? Ewan. Walang CCTV. So maraming ganun insidente. Maliit man o malaking kwarto, evidence room yan, kailangan meron po talagang CCTV po, sir. Kailangan yung honor, gagawin natin standard yan sa lahat ng police station. Kahit na yung PCP, yung maliit na unit,
below police station. Ano bang mas maliit pa? Outpost? Wala na po, sir. PCP na lang. Yes, sir. PCP, yung PCP na yan, pinakamaliit na yan na unit, yes, ng PMP. Yes, sir. Dapat meron yan lahat. Standard yan. Gagawin natin. We will do, Mr. Chair. Well, mga kababayan, mapapansin nga natin ang katapangan ni Senador Bato de la Rosa at ni Senador Rafi Tulfo dahil hindi diumano pinalagpas ang mga katiwalian ng mga abusadong pulis na gumagawa ng krimen. Tila makikita nga natin na tila pag iniimbestiga at pag kinukuhanan nga sila ay ang rason nila ay nasisira ang CCTV. Dito natin mapapansin na tila may ginagawa na di umano silang kalokohan. Wal, mga kababayan, sana ay malinis na muli ang mga hanay ng kapulisan. Dahil ngayon nga ay tila kinakatakutan na sila ng taong bayan dahil di umano sa nangyayari sa bansang Pilipinas na wala di umanong pagbabago at hindi naaaksyonan ang problema ng PNP. Wal, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.